Mahilig ba kayong mag-mall? Nako, eto ang bago. May mga all-year-round offer ngayon ng ilan sa mga kilalang shopping center dito sa Metro. Hindi na lang sila pasyalan o pang-shopping dahil ang latest na alok nila. May serbisyong nakakatulong sa madlang people bukod sa malasakit sa mga paborito nating mga alagang hayop. Nako, talagang one-stop shop na. Nag-level up. Tara na! Let's explore! Mall galore! Pampalipas oras, pwede ring para mag-unwind. Best place to be para happy. Stress reliever ito ng mga bored sa life o di kaya ng mga certified shopaholic ng bayan. Pero alam nyo ba ang latest? Mas nag-level up na raw ngayon ang mga alok ng mall sa kanilang mga valued customers. Hindi na lang pala tao ang mga suki ngayon sa mga mall. Maniniwala ba kayong pati ang mga alagang hayop tulad ng mga aso abay nakikihang out na rin sa paboritong tambayan ng madlang people? Dito sa Creator Studio for Pets ng SM City Fairview. Bukod sa nakasanayang Paw Park ng mga fur parent customers kung saan pwedeng maglaro ang kanilang mga fur baby, may bagong studio na rin sila para sa inyong mga pets. Wantusawa ang pictorial dito na pwede mong gawin para sa iyong fur baby. Filipinos kasi are known to be the best fur parents in the world. And we created Creator Studio to provide an awesome experience, not just for our customers, but also for their pets. Because we treat naman pets as members of the family. And of course, we want to have beautiful photos taken with them. It's actually free access as long as you're a Super Pets Club member and you can register your pet anytime. Dito'y pwedeng-pwede mong i-flex ang alaga mong aso para sa wagas na picture taking. May mga setup silang ilaw para perfect ang pag-aura ng iyong alaga. Kung todo props din para kung trip ni Doggy ang maging stylish, may beach ang peg. May spotlight booth. Nandyan ang celebrate booth at ang bath time booth. Ang alagang corgi ni Renilyn, enjoy na enjoy sa loob ng studio. Kahit hindi turuan, siya mismo ang umaaura. Go, baby! Nag-experience yung sa Creator Studio for Pet kasi na-enjoy namin ng pet ko ni Chona. Tapos at the same time, marami siyang iba't ibang mga booth kung saan pwede kaming magpa-picture na setup na ng mall mismo. It is highly recommended because it is free. At the same time, yung Creator Studio, this is exclusive for pets and this is the first time na may ganitong setup sa mall. Hindi pwedeng ang fur pets lang ang nag-e-enjoy sa loob ng mga mall. Dahil para naman sa mga workaholic non-stop tambay sa loob ng mga mall, abay may handog na hashtag adulting stuff sa inyo, ang Robinson's Mall. Naku, ang hirap talaga pag hindi ka masyadong techie, ano? Lalo na kung kailangan mo magproseso ng mga pangangailangan mo sa gobyerno. Kaya kailangan natin ng mga lugar tulad nito, itong Lingkod Pinoy Center, kasi nandyan na lahat. SSS, GSIS, PhilPost, DFA, at kung ano-ano pa para maproseso ka agad in person ang inyong mga papeles. Hindi ba kesa yung maglalakad ka na pupunta ka ng iba-ibang mga lugar? The best. Tingnan natin ngayon ang proseso para mas mapadali ang buhay ninyo at ng relasyon ninyo sa gobyerno. Dito sa mall na ito, iba naman ang offer sa publiko. Makikita ang one-stop shop para sa mga government services. Ang Lingkod Pinoy. Ano-ano ang mga kasama dito? Meron ako nakikitang PhilPost, Pag-ibig, that's ano correct. Pa, SSS. We also have DFA po para sa DFA. Mga may gusto mag-apply ng kanilang passports. We also have LTO for those who want to renew their driver's license. Okay. Pinabilis na ho, all under one shop, which is Lingkod Pinoy. Mas pinadali ang pagproseso ng inyong mga government documents dito. Depende sa kung anong ahensya. Pwede ring mag-walk-in dito kahit walang appointment. Usually, yung ibang agencies ho, kailangan ho ng appointment like DFA and even NBI clearances. But there are some agencies like SSS, you can actually walk in ho para ma-process na ho yung inyong mga transactions.
All in one place. Less hassle dahil hindi na kailangan pang pumunta kung saan-saan para makumpleto ang document requirements. May website ito para malaman? Right now, pwede ko kayo mag-visit sa aming Facebook page, sa Robinson's Malls. Nandun ho yung mga detalye ho namin about Lingkod Pinoy Center. Ayan. Basta't mayroong Lingkod Pinoy Center dito sa Robinson's. That's correct. And we're present ho in over 37 Robinson's Malls all over the country. So with that, mas marami ng oras ang mga mamamayan natin to do a lot of things because it's all in one place. They can go shopping, they can do their groceries, dahil nasa mall na lahat. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Ibang relaxation at treat naman ang handog ng Gateway Mall sa Araneta City sa Cubao para sa kanilang mga customers na ang trip ay food at cozy ambiance. Perfect ang The Oasis Garden dito to hang out. Isa itong fully air-conditioned floating garden kung saan pwede kayong mag-dine in para makipag-date, makipag-chill with friends o di kaya naman ay mag-celebrate ng mga important occasions. Alfresco na medyo tweaked ang peg ng setup ng dining na ito. Bukod sa marerelax ka sa nature-ish vibe, may mga stay-in koi fish pang makakasama habang nagda-dine-in. Ibang fun naman ang hatid ng isang mall sa BGC Taguig. Pwedeng-pwede kang magpag-geek dito o maging bookworm sa Book Nook ng SM Aura. Community library ito sa loob ng mall pa rin na perfect para sa mga estudyante. Galing sa donasyon ang mga librong makikita dito. Kumpleto ang selection ng mga books nila. Mula children's books, mga novel, hanggang sa mga academic books, name it. They have it all. Dahil malawak ang selection ng mga books, may pagpipilian dito. Hindi lang mga bata na madalas pumupunta dito. Minsan pati mga estudyante na nasa kolehiyo na. Pag may kailangan ng aralin o i-research, dito na rin sila nagbabasa at matuto. O diba sa dami ng activities na pwede nang gawin ngayon sa loob ng mga mall? Panigurado sa susunod na pasyal ninyo dito, hindi na lang basta shopping ang main goal. Pero kung gustong mamasyal kaso umaaray naman ang budget, sa mga mall activities na ito'y tiyak busog na ang araw ninyo, lalo pa kung kasama ang tropa at pamilya. Ang higit na pinahahalaga ng mga mall sayang makapagbigay saya't ngiti sa mga parokyano, lalo't higit makatulong, makapagbigay serbisyo at aliw sa lahat ng mga Pilipino. Wala nang sasaya pa kung ang pagmamahalan mauuwi sa kasalan, hindi ba? Pero paano kung bigla na lang tadhana ang nagpasya na paghiwalayin kayo ng panghabang buhay? Matatanggap mo ba? Ito ang mapait na kwentong pag-ibig ni na Juday at Marciano dahil ang kanilang wedding na uwi sa libing. Do you give yourself to her as her husband? Yes, I do. Sino ba ang hindi nangarap na ikasal? Yes, I do. Pinaghahandaan ng mga taong nagmamahalan at hudyat ng pagbuo ng pamilyang inaasam. Isa si Judy Ann Persua ng Chaong Quezon na 4 na taong naghintay para matuloy lang ang kasal sa nobyong si Marciano. Kahit hindi magarbo, ang mahalaga ay maiharap siya ni Marciano sa altar at mapanindigan. Dapat po noong 2019 ay magpapakasal po kami kaso nga po biglang nga po nagka-COVID po. Tapos noong 2020 naman po ay ako po yung nabuntis. 2023 nga po ngayon nga po yung napagpasya namin na magpakasal. 2019, nagkakilala sa trabaho sina Juday at Marciano sa San Pablo, Laguna. Ni Juday na love at first sight siya noon sa binatang si Marciano.
sa simpleng biruan ang kanilang pagtitinginan na uwi sa malalim na pagmamahalan. Palabiro din po siya, palangiti po, tas mabait po siya. Nakita ko po agad sa kanya yun. Sa Ate Judy nang pinaano sa akin na personal, masaya po kasi nakikita ko naman po yung saya sa kapatid ko. Pag masaya po ang kapatid ko, masaya na din po ako. Pero tulad ng mga nasa teleserye, nakaranas din sila ng mga problema. Isa na rito ang pag-question sa kanilang relasyon ng mismong mga tao sa paligid nila. Hindi nga po kami bagay, mataas daw po yung standard ng asawa ko. Pinatunayan naman ni Marciano na tunay ang kanyang pagmamahal sa dalaga. Ipinagtanggol ni Marciano si Juday sa mga nangunguntya. At para manahimik ang mga ito, sinuyo ni Marciano pati ang mga magulang ni Juday. Lagi po kami umuwi dito sa bahay. Tapos inamin niya nga po dun sa magulang ko na yun nga po, na kami na hanggang sa dumating po yung time na nagsama na po kami sa boarding house. Hindi nagtagal dahil sa kapusukan, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nabuntis si Juday at noong 2021, isang baby boy ang kanyang isinilang. Pero dito na nagsimula ang maraming kalbaryo sa kanyang buhay. Ang kanyang isinilang, ipinahiram lang pala ng langit. Dahil ilang araw lang nagtagal ang kanilang anghel at ito ay binawian ng buhay. Nung nilabas po siya, parang patay na po talaga siya. Hindi po siya umiiyak. Si Marciano bilang lalaking nagmamahal, hindi siya pinabayaan sa kanyang kasintahan. Siya ang naging lakas ni Juday at dito na ipinangako ni Marciano na magpakasal muna sila bago muling bumuo ng anak. 2019 pa po namin yung pinagplanuhan. Marami na pong mga pagsubok ang dumating, kaya po 2023 pa po na natuloy na yung kasal. Umaasa at naghintay si Juday hanggang sa oras na kanyang pinapangarap. Pero ang masaya sanang kasal na pinaka-inaabangan ni Juday na uwi sa pagdadalamhati at pagkabigo. Dahil si Marciano biglang binawian ng buhay. 11 natulog po kami. Tapos yun nga po, nung mga bandang alas dos po ng madaling araw, bigla na lang po akong nagising, maharok na po siya. Tapos po, kala ko po yung nagluloko lang po. Pag flashlight ko po nung cellphone sa mata niya, tumirik na po yung mata niya. Walang medical na kondisyon si Marciano. Wala din daw itong bisyo. Kaya nagtataka ang pamilya at mga kaibigan ng binata. Bakit ito biglang binangungot na sinasabing dahilan ng kanyang mabilis at hindi inaasahang pagkamatay? Base naman sa mga matatanda sa kanilang lugar, ang pagsusukat ng barong ni Marciano bago ang kanilang kasal ay isang masamang pangitain daw na nagdulot daw sa kanyang pagkawala. Sinuot po niya yung kanyang barong po. Nung Linggo po ng hapon, nagpunta po kami sa bayan. Tapos may kasama po kaming mga abay. May nakatagong misteryo nga ba sa bigla ang pagpanaw ni Marciano na ikakasal na sana? Totoo bang matandang paniniwala na bawal magsukat ng barong bago ang mismong kasal? Ang tunay na dahilan kung bakit ang masaya sanang kasal ay nauwi sa lamay. Malalaman na yan mamaya. Kaya walang BBTU, abangan sa pagbabalik ng Rated Corina. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Madaling napamahal si Marciano sa pamilya ni Juday dahil ipinakita talaga ng binata na totoo ang kanyang intensyon sa babae. Kaya nang biglaan itong namatay, ikakasal pa sana, nagluksa ang buong angka ni Juday. Ah,
nabalitaan ko, ako'y parang luwang-luwa at iyak na iyak nun. Ay, siyempre, parang tinuring ko na din siyang mas namigit pa sa kaibigan. Isa pong napakabuting tao, napakabait po niya pala, batay po siya. Hindi po siya may hamig sa ibang tao na pag nakita mo, hindi ka papasan ng ganun. Siya po, malayo pa lang bumabati na po siya na pinsan pa sa ganun po. Bago ang gabi kung saan daw binangungot si Marciano, nakitaan na noon ni Juday ng mga senyales na siya'y iiwanan ng kanyang kasintahan. Habang nagbabalot daw kasi ito ng kanilang souvenir sa kasal, korteng kabaong ang kahon na ginawa nitong lalagyan. Parang kabaong. Pero hindi ito pinansin ni Juday hanggang dumating na nga ang balitang biglang sumakabilang buhay na ang kanyang sanay magiging asawa. Ang pangarap na kasal ni na Juday at Marciano sa isang iglap na gunaw. Pero para sa pusong nagmamahal, ang kanilang sumpaan ay pilit pinanindigan ni Juday. Tinaon nila ang libing ni Marciano sa mismong petsa ng kanilang kasal. Sinuot pa rin ni Juday ang kanyang traje de boda o wedding gown nang ihatid nila ang kanyang asawa sa huling hantungan. Alam ni Juday, ito ang pinapangarap ni Marciano ang makita siyang nakasuot ng wedding gown at maganda sa kanilang kasal na pinlano ng matagal. Pangarap po talaga na maikasal po kami. Kaya sabi ko po sa sarili ko, kahit wala na po siya, ano po, tutupadin ko po yung pangarap ko po namin dalawa na magpakasal. Kahit po yung papakasalan ko po ay nakahiga na. Ang wedding na nauwi sa libing. Na-videohan ng pinsan ni Juday ang nakapanlulumong eksena ng dalawang nagmamahalan. In-upload niya ito sa social media. Pero hindi nila akalain ito'y magva-viral. Sa akin po kasi, yung video po na yun, hindi ko po talaga lubos na akalain na kakalat po magva-viral. Ang dahil po magko-comment na sobrang sakit naman na nangyaring to. Sinong mag-aakala na dahil sa bangungot ang pinapangarap na pag-iisang dibdib ni na Juday at Marciano mauuwi sa hiwalayang panghabang buhay? Kuya, gumising ka, kuya! Kaya ang tanong ng marami, posible nga bang mamatay dahil sa bangungot? Para mas maunawaan natin ang ganitong sitwasyon, kinonsulta namin ang isang eksperto at clinical researcher. Ayon kay Doktora Angel Aquino, ang bangungot ay isang sinaunang Asian folklore na tinatawag naman nilang sudden death sa medical field. So yung unexplained na parang apparently healthy person, tapos biglang mamamatay, unexplained, wala siyang nare-reklamo, wala siyang nararamdaman, yun nga, minsan walang bisyo, okay? So yung kung sasabihin mo yung bangungot ngayon, ang mga doktor, usually ang diagnosis pa rin nila pag bangungot is acute pancreatitis. Yun yung laging sinasabi namin pag bangungot. Noong 2007, mayroong ginawang pag-aaral sa bansang Turkey tungkol sa mga sudden death. At batay sa kanilang pananaliksik, maliit lang na porsyento ng namamatay ng biglaan, lalo na habang tulog, ay dahil na rin daw sa acute pancreatitis. Kaya hanggang sa ngayon ay patuloy na inaaral ang ganitong kaso. Kung talaga bang acute pancreatitis ba ang nagdudulot ng isang bangungot. So ngayon, yung bangungot, kung scientifically, understudy pa siya, hindi pa talaga siya yung nag-commit ang science na may bangungot talagang nangyayari. Sa kaso ni Marciano na pangalawang beses na raw na
nababangungot, posible daw na baka may iba itong iniinda at wala siyang pinagsasabihan. Para pong tumitirik na po yung mata niya, doon na po ako na alarma. Ang ginawa ko pong una, lumabas pa ako, nagtawag po ako ng tulong kasi wala po kami ibang ano doon. May mga katabi naman po kaming apartment. Tapos po ang ginawa nila, pinagkakagat po yung ganito, ginising po siya, pinagkakagat yung paa. Tapos mga, pinatawag na po namin siya sa buong pangalan niya. Tapos umihi na po siya eh. Sabi nila delikado na daw po yung once na umihi, tapos hindi na, well, unconscious na po siya. Yung pagka-describe mo dun sa first time, no? Parang tumirik yung mata, umungol, tapos naihi, tapos biglang parang nag-lockjaw. Nag-stiff yung muscles niya. Hindi ko alam yung diagnosis kung dun sa ospital na pinagdalhan niya sa kanya before, baka maaring seizure yon na unexplained, di ba? Hindi natin alam, baka nagkaroon siya ng seizure. Sa ganong edad, bakit nagsiseizure? Baka merong baradong ugat sa utak. Dagdag pa ni Doktora Angel, batay naman sa pag-aaral ng mga taga-Kanluran, ang sudden death ay sanhi ng cardiac at pulmonary arrest. Ito rin ang diagnosis kay Marciano. Baka merong undiagnosed na silent heart disease, di ba? Sabi nga nila, traitor yan. O pwedeng itake sa puso na hindi na-check. Baka may problema sa puso. Pwede mo kasing sabihin na kahit payat siya, hindi naman yun basehan lagi eh. Hindi yun sa weight or wala siyang bisyo. Kaya ang payo ng mga doktor, habang maaga kung may nararamdaman ng kakaiba, huwag matakot na magpakonsulta. The best cure for sudden death is prevention, syempre, di ba? Establish man siya scientifically or not kung ang bangungot totoo or dahil ba sa acute pancreatitis lang, mas maganda pa rin dapat nagpapacheck tayo lagi. Sa pagluluksa sa pinagdaraanan ni Juday ngayon, nandyan ang kanyang pamilya maging ang kapatid ni Marciano. Nakasuporta din sa kanya. Pinangako naman ni Juday kay Marciano na ipagpapatuloy niya ang buhay. Kahit pa wala na siya sa kanyang tabi. Love, kahit wala ka na dito, gagawin ko yung best ko. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Susuklian ko yung mga bagay na ginawa mo sa akin tulad nung mga pag-aalaga na ginawa mo sa akin. Gagawin ko din para sa iyo. Talagang mahiwaga ang buhay ng tao. Kung minsan ang akala mong pag-ibig na panghabang buhay, sa isang iglap, mamamaalam. Gayunman, ang mahalaga ay ang walang katumbas na pagmamahal na iyong naramdaman. Hamunin man ito ng pagkakataon, magkalayo man o permanenteng magkahiwalay. Sa huli, dapat pa rin maging masaya, bumangon ka. Kasama ang naiwang magagandang alaala. Gusto nyo bang yumaman pero hindi nyo alam kung paano sisimulan? Nako, pwes, eto na ang sagot. Manood lang at maglista sa mga tips ni Mang Bobby kung paano pumatok ang simpleng negosyo niya na minatamis, paborito ng marami. Kung nakaya niya, abay kaya rin natin yan ang biglang yaman sa Necheflan. Sa tamang sangkap at timpla, lumalabas talaga ang sarap. At kasabay ng paghalo niya ng may pagmamahal, ang produkto niya tumatatak. Yan ang espesyal na leche flan ni Mang Bobby na taga Sampaloc, Maynila. Dahilan ng kanyang pag-asenso sa buhay. Pero hindi tulad ng kanyang mga leche flan na ubod ng sarap at tamis. Dumaan muna sa mapait na karanasan si Mang Bobby at kanyang pamilya bago nagtagumpay.
Dekada 80, nang lumuwas ng Maynila galing Zamboanga ang binatang si Bobby. Bit-bit ang pangarap niyang makapang ibang bansa para maiangat ang kanyang pamilya sa kahirapan. Pero ang inaasahang pag-asa naglaho nang mabiktima siya ng pekeng ahensya. Napeke kami. Yan, pabalik-balik kami sa agency. Sabi sa akin, oh, sige, meron ka ng visa. Pupunta ka na sa airport. Pagdating ko sa airport, wala yung pangalan ko. Balik na naman ako. Hanggang ganun na lang ang sistema. Iba yung mga papel. Yes, dyan mo dito, sir. Sa kamalasang sinapit ni Bobby sa manggagansyong mga tao. Nasadlak ang kawawang probinsyano sa mas mahirap na buhay at sitwasyon. Kalam ng sikmura ang inabot niya dito sa Maynila. Lahat ng trabaho, pinasok niya para lang mabuhay at hindi umuwing bigo at luhaan sa kanilang bayan. Mayroon akong kasama na nagtatrabaho dito sa prutasan. Sabi niya, sumama ka na lang sa akin. O sige, sabi ko, kahit na lang sabi ko na libre pagkain tsaka tulog. Nagtatrabaho ako dyan, halos 24 oras, walang sahod. Lahat pinasok ko, nagluto ako ng banana queue, ng kamote queue, ng lugaw, ng yung mami, lahat yan. Nag-ihaw pa ako ng mais. Pero hindi naman puro kamalasan at lungkot ang bigay ng mapaglarong pagkakataon kay Bobby. Dahil habang namamasukan, nakilala niya ang dalagitang si Lisa, ang magiging one true love niya sa buhay. Naglayas po ako kasi yung tatay ko palagi naglalasing. Ngayon sabi ng nanay ko, punta ka muna ng Maynila. Sumama ako sa kapitbahay namin. Mayroon silang tindahan dito sa Maynila, isang prutasan. Ngayon, ginawa nila akong tindera. Wala daw ligawang naganap dahil ang kanilang isang linggong pag-ibig ang naging sapat na basihan para sila'y magsama panghabang buhay. Marami kasi nangliligaw sa kanya. Tinitinglan ko lang siya, hindi kami nag-uusap, tinitinglan ko siya. Bigla na lang, sabi ko, sama ka sa akin. Sabi saan pumunta, basta sasama ka. O, sumama kami, no, diretso kami sa hotel. Ayun, isang linggong pag-ibig lang po nangyari sa amin. Okay naman siya, hindi naman ako na love at first sight. Hindi ko alam kung ginayuma ka ba ako, basta sumama lang ako sa kanya. Sampung taon ang agwat ni na Bobby at Lisa. At sa edad na 17, naging ina na ang babae. Pinanindigan naman siya ni Bobby at nagpakasal pa sila sa Zamboanga. Noon pa man ay alam na ni girl na magiging mabuting kabiyak si Bobby sa kanya. Kahit kapalit nito ay ang malaking hamon at hirap sa kanilang pagdadaanan sa buhay na may asawa. Nandun na yung mangungutang ka pag hindi ka nakabayad. Minumura ka. Tapos naranasan ko yung pumunta kami ng Divisoria. Siya nagpapadya. Puntis ako. Tapos pag yung anak kong papasok, uutang doon sa kapitbahay namin ng spaghetti. Talagang 20, hindi pa mapapautang kasi nga daw wala pa daw buhay na mano. Ang hirap po maging mahirap. Kasi lahat, gagawin mo talaga lahat yon para sa pamilya mo. Minsan nga eh, parang gusto ko magpakamatay. Kasi ang dami namin problema eh. Pero nandyan siya sa tabi ko, hindi niya ako iniiwanan. Nag-umpisa kami sa isang kaing na mangga. Yung ang puhunan namin. So, yun, tapos natutulog kami dyan sa baba nung pwesto namin kasi hindi pa kami makaupa ng bahay kasi wala kami pang magkano kasi bahay, 3,500 lang noon pero mahirap hanapin yung 3,500.
Dahil sa sipag at tiyagang umangat, nagkaroon ng puhunan ng mag-asawa sa pagtitinda ng prutas sa bangketa. At habang pilit pinapalago nila ang kabuhayan, mayroon sila ang mga tanod ang hadlang para sila makabenta. Dahil nakikipagharangang taga sila para lang hindi maprenda ang kanilang paninda. Pero dumating ang oras na talagang sila ay nalimas. Saksi ang kanilang panganay na anak, si Iris. Sa hirap ng buhay noon kasama ang kanyang mga magulang. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Nakikita namin na minumura sila mama pag hindi nakakabayad ng hulog, biglang dadating yung mga manghuhuli. Parang ang kaya lang namin ibigay, yung tumulong sa kanila na kahit sabi mong galing ka ng school, hindi pwede, kailangan magbantay ka ng tindahan kasi parang yung pagbabantay namin ng tindahan, yun yung parang oras na makakapagpahinga sila. Alam ni Mang Bobby noon, hindi permanente ang kanilang kabuhayan sa kalsada. Kaya naglakas loob mangutang ng perang pangkapital sa negosyong hindi sa bangketa ang pwesto. Ang leche flan ang agad pumasok sa isip niya. Minatamis na espesyal dahil ito ang paborito ng taong sobra niyang mahal. Yung leche flan kasi, malaking kahulugan sa buhay ko. Kasi paborito kasi ng nanay ko yan. Kaya doon, dinevelop at dinevelop ko yung pagluluto hanggang ngayon. Sa unang subok, hindi niya ito binenta, kundi pinatikim sa iba ng libre para malaman kung ito ba'y bebenta. At himala naman, dahil lahat ng nakatikim ng kanyang leche flan, abay bumalik sa kanya at nag-orderan. Humiram kami ng bali 30,000. Bumili kami ng kawa, tapos yung mga gatas, konti lang. Yung leche plant, paunti-paunti, dumadami nang bumibili. Una, 50, tapos naging 100, naging 200, 300, pataas na. Sabi nung anak ko pa, bitawan mo na yung pagkain. Mag-concentrate ka na lang sa kwan, sa leche plant. O doon na lang ako nag-concentrate hanggang umabot na ng 1,000. Sa halagang 60 pesos, abot kaya ng matitikman ng isang lianerang leche flan ni Mang Bobby. Lalo pang pumatok ang kanyang leche flan nang magkaroon ng pandemya. Kaliwat kana ng delivery at order ng mga parokyano nila. Literal na biglang yaman talaga ni Mang Bobby at ng kanyang pamilya dahil sa leche flan. May sikretong ingredients daw ba si Mang Bobby kung bakit ang kanyang timpla hinahanap-hanap ng marami? Kasi ang sa akin naman, nung gumagawa ko, hindi ko iniisip yung kikita ko. Ang iniisip ko, kung paano ko mapapasaya yung tao, yung pagtikim ng leche flan, yun nagugustuhan nila. Sa biyaya ng langit, unti-unting guminhawa ang buhay ng pamilya ni Mang Bobby. Nakapagpundar siya ng iba't ibang negosyo at pati ari-arian. Anielas ang pangalang ikinabit ni Mang Bobby sa kanyang mga negosyo at sa leche flan na nagdala ng yaman sa kanila. Pangalan ng pag-asa at pagmamahal. Dahil alam nyo ba kung sino ang nagmamay-ari nito? Ang bunso niyang anak na babae na pinaghuhugutan nila ng inspirasyon. Ayoko yung naranasan ko, maranasan uli ng mga anak ko. Ayoko naman yan. Kaya pinilit ko na lumaban at saka pinaglaban nila rin ako. Pero ang inakalang swerteng dire-diretso, napurnada nang biglang matiskubre ang malubha niyang karamdaman. Stage 4 lung cancer ang bumulaga sa pamilya ni Mang Bobby. Dahilan para siya'y magkaroon ng taning sa buhay. Tanggap ko kung ano man meron ako. Ay sabi nung doktor, huwag ka magkuhan. Sabi niya, stage 4 cancer ka.
Ngayon, sabi niya, hindi namin pwede kang operahan, mamamatay ka. Hindi ka operahan, mamamatay ka. Mamili ka ron sa dalawa. Sabi niya, gusto mo opera? Sabi ko, sige, sabi ko, magpapa-opera ako kaysa yung... Sabi ko, mamamatay ako na hindi lumalaban. Pero, sabi nung doktor, pumirma ka rito. Gagawa tayo ng pana. Wala silang pananagutan. Nung inoperahan ako, nakita ko yung mukha ng mga doktor. Talagang wala. Malungkot sila. Pero sa akin naman, ang hinahawakan lang ko yung sa taas. Inilaban ang pamilya ni Mang Bobby ang buhay ng kanilang padre de pamilya. Nung nagkasakit si Papa, sinasabi niya na kung saan siya ililibing, saan siya dadalhin. Sinasabi ko, hindi mawawala si Papa kasi paano kami? Hindi namin kaya na wala siya. Para na mawala lahat-lahat, huwag lang siya. Pero pinagbigyan siya ni Lord talaga na gumaling siya. Pero totoong higit sa lunas ng medisina ay ang kasabihang love can move mountains. Dahil sa naguumapaw na pagmamahal ng kanyang asawa at mga anak kasabay ng pananalig sa may kapal. Himala na gumaling at dagli ang lumakas si Mang Bobby. Siguro kung pinagbigyan ako na hindi pa tapos yung mission ko sa mundo. Kaya ang ginagawa ko ngayon kung anong meron ako na kahit na papano na kulang o sobra man, namamahagi ako ng gusto kong ipamahagi. Hindi ito sinayang ni Mang Bobby dahil naging abala siya sa pagtulong sa kapwa. Ilang kawang gawa na ang kanyang ibinigay sa mga taong nangangailangan, lalo na tuwing may sakuna at dilubyo. Sinimula ko yung kawang gawa nung pumasok ako ng reservist. Kahit sila binabaha rito, hanggang dibdib na yung tubig dito sa Espanya, nandun ako sa kabila tumutulong sa tao. Sa kanyang pag-asenso, damay pati ang kanilang mga empleyado. Kaya malaki ang pasasalamat ng mga taong kanilang natutulungan. Kabilang na sina Victor at Sandrix na napaigi ang buhay simula ng magtrabaho sa kanilang mag-asawa. Hindi po sila madamot sa pag-angat po nila. Nakita po nila yung ano po yung buhay ng isang mahirap. Kaya naiintindihan po nila paano po yung katayuan ko ngayon. Dahil po sa mag-asawa, nakapag-aral po yung aking mga anak, katulong nila. Katulad daw ng mga leche flan ni Mang Bobby, ang kwento ng kanyang buhay. Tama ang tamis at lasa, ang sarap dahil pinaghirapan. Ito rin ang simbolo ng pagmamahalan nilang mag-asawa. Kailangang dumaan muna sa proseso ang bawat timpla ng kanilang relasyon. Dagdagan ng sangkap ng pang-unawa at pasensya para hindi magkulang o sumobra. At ang pinakamahalaga ay ang oras at pagmamahal na dapat ilaan para maging espesyal ang kalalabasan. Tulad ng leche flan, ang pamilya namin, tamang timpla, tamang tamis, kaya kami umabot dito sa kinaroroonan namin ngayon. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.